Matagumpay ang paglulunsad ng bagong Pilipinas Servicio Fair sa ilang bahagi ng bansa. Maraming kababayan ang inabangan at tumangkilik sa naturang caravan na may hatid na serbisyo mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Narito po ang report. Pinilahan ng ilan nating kababayan ang dalawang araw na bagong Pilipinas Servicio Fair sa Lawag City. Tampok dyan ang diskwento caravan ng Department of Trade and Industry kung saan nasa 5 hanggang 10 piso ang kanilang natipid sa mga produktong itinitinda rito. Ibinida rin sa bagong Pilipinas Servicio Fair ang mga produktong gawang Ilocos gaya ng Inabel at Binacol. We are pushing yung local weavers po natin. We're trying to capacitate them. Ang gusto po natin mangyari sana tulungan yung ating mga local weavers. Hindi lang sila heritage na weaving, kung hindi magiging ang hope natin sana ay maging mass produced na yung sa kanila in a bigger capacity and obviously export. Naghatid din ng DTI ng 3 million pesos na pinansyal na tulong sa mga negosyong nasalanta ng bagyong Egay, 1 million pesos na halaga ng pautang at livelihood kits na aabot sa 4 million pesos. Nakiisa rin ang Land Transportation Office sa higit kumulang 50 ahensya ng gobyerno na lumahok sa bagong Pilipinas Servicio Fair sa Ilocos Norte. Libreng theoretical driving course, pagpaparehistro at renewal ng lisensya ang alok ng LTO. Kung titingnan po natin, meron pong 33 deaths a day. So with these services po na binibigay ngayon ng LTO, malamang po ay siguro po malelesen po yung mga pangyayari sa kakalsadahan natin. Kailangan lang po may bigay po natin yung tamang aral sa mga kumukuha ng lisensya. Sa pangalawa at huling araw na Servicio Fair naman sa Huancayo, Davao de Oro, naging highlight din ang pagbibigay ng ayuda sa 1,000-1,000 residente kasama ang mga magsasaka. Ito ay sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS ng Department of Social Welfare and Development. Bukod sa pera, nakatanggap din ang ilan ng pang-abono para sa kanilang munting sakahan. Maliban sa social services, mas naging special din ang BPSF sa Huancayo dahil sa kasalang bayan. Habang sa bayan naman ng New Bataan, natanggap na ng mahigit 500 residente ang kanilang sahod sa ilalim ng tupad program ng DOLE. Umaasa naman ng marami pang Mindanawan na umabot pa sa ibang probinsya ang caravan.